Yon, good morning everyone. Good morning Facebook friends. Yan, tonight today mag-Facebook live ulit tayo regarding sa mga questions na mga na-receive natin, no? I hope wait natin. Tingnan muna natin yung mga viewers natin. And siya nga pala guys, no, pwede ka rin mag-comment, okay, kung may question ka diyan, and leave a comment below para isa rin sa mga masasagot ko yan later. Okay? And guys, mag-comment din kayo kung nasan kayo ngayon, ano ginagawa nyo para ma-shoutout ko rin kayo at yun, no sound daw. Are you sure no sound? Titingnan natin ha. Doris, okay, tingnan natin. Meron naman, meron. Okay, meron naman guys, merong sounds loud and clear and based sa aking chinek ko yung aking Facebook account. So, okay naman siya. Marami na nagko-comment. So, guys, comment kayo para mabati ko rin kayo. Okay, marami tayong, napakaganda ng ating mga topic. Okay, kinuha ko yung mga question doon sa, in-screenshot ko regarding doon sa mga question nyo. Okay, and then sasagutin ko siya kung ano yung pinakanaunang question na na-receive ko dati at gusto kong sagutin. Okay? So, yan. Siguro habang inaantay natin yung iba, pwede kayong mag-isip ng question regarding business, ha? Huwag lang yung tungkol sa pag-ibig. Okay? Huwag lang sa pag-ibig. Pwede kayong magtanong ng question about your business, any kind of, kung nasa network marketing ka man, MLM, online business, traditional business, kung ano man ang business mo na sa tingin mong alam ko na pwede kong masagot. Okay? I'll try my best na sagutin kung ano yung question mo. Okay? Kung pagda-drive ng traffic, answering objections, handling objections yan. Kung ano pa, kung ano yung mga struggled mo. Okay? I'll leave a comment below lang. Okay? So yan, batiin muna natin yung mga nandito. So yun, no? Hindi pa nagla-live, marami na. nandiyan si Grace Kimora. Okay, hi Grace. Yes, sagutin natin niya mamaya. Ayun, si Micheline. Sabi niya, ayun, abangan ko coach, panoorin ko habang nagluluto. Wow. So sabi ni Doris Arbo, I'm ready coach, kahit busy, okay lang manood. Yan. Sabi niya. Sabi naman ni, yan. Si Red Viralio, nandiyan din. Nandiyan din si Ruel Abuguin. Yan. Si Grace Kimora, hi coach. hindi na ako single. Double na ako. Hindi, taken na. And I have my wife na ako and 2 kids. So yan, tingnan natin yung iba. Nandito, sino yung mga nandito. Nandiyan din si Leo Anislag. Si Mitch Coronel Robles. Mark Christopher Barut. Kaalim. Almosera R. J. Jose, yan. Paano ko mi-scroll down? Hindi ko mi-scroll down. Okay, sige, yan. Hindi ko mi-scroll down. Anyway, leave a comment below lang guys para mabati ko rin kayo at ma-shoutout ko kayo. Okay? So, sige, hindi na natin masyadong patatagalin. Sagutin natin yung ilan sa mga question. Okay? Wait lang, like muna natin yung iba. Ayan, para at least nakikita natin. Okay. Ito na po pause. Okay. Yan, sige. Sagutin natin yung first question si kay dati pa kasi to, no? Si Dats Kutok. Okay? Ang sabi niya, coach, paano po ba makakapagpapunta ng mga tao sa link ko? Sa link? Ano po ang mga effective na ginagawa nyo? Bago lang po ako, hindi po ako natatapos sa 30-day tip. Okay? So, Dutch Kutok, actually, ang pinaka-effective way is to give value. Okay? And, meron ako ditong ginawa, okay, na training, okay? Newly updated training na kung saan tinuro ko kung paano mo ipopromote ng tama ang Unity Network affiliate links mo. Okay? Tinuro ko dyan. Ito, bigay ko sa inyo, ha? Comment ko, iko-comment ko dun sa yan, iko-comment ko yan. Yan. Kinoment ko na. Okay. Tinuro ko dyan kung saan mo makikita ang user ID mo. Okay. O yung pinaka-username na binigay sa'yo ng Unity Network. Pinakita ko rin dyan kung
saan mo kukunin yung mga affiliate links mo at kung paano mo ipopromote ng tama yung 30-day traffic implementation program. Okay? So, ayan, tinuro ko yan doon. So, check mo yung link na yan. Okay, pero wag na muna ngayon, no? Later na lang. I-copy mo na lang or i-save mo yung link na yan para mamaya ma-check mo ulit. Okay? So, mamaya mo na yan check. Okay? Okay, may mga question na tayo. Pero later, ha, sagutin natin yan. So, yan. Sige. So, delete ko lang itong question na itong isa. So, next question is ito, si Red Veralio. Okay, anong name, sir, ng ads account mo? End question pa ulit. Kasi meron akong dummy account, wala akong identity doon. So, Red Veralio, dummy account, wala akong identity doon. Guys, kung maggagawa kayo ng Facebook ads, make sure na ipakita nyo kay Facebook na tunay na account yon. Okay, na ikaw yon at you are there para... Kasi kung for example, kung mag-create ka lang ng account tapos hindi mo i-update yung profile mo, hindi mo i-update yung other details about your profile, tapos wala ka pang post ni isa o onti lang yung friends mo, ang mangyayari noon, iisipin ni Facebook na para kang yun nga dummy, tapos hindi ka totoong tao, parang ganun. Tapos you are there lang para mag-Facebook ads. Pag yun ang ginawa mo, na yun ang naging nasa isip mo na you were, ginamit mo lang yung account na yun para mag-Facebook ads, mababan at mababan lang yung Facebook account mo na yun. Okay? So, ang nire-recommend ko, kung gagawa ka man ng new account mo, make sure na, ano, kumpletuhin mo. Okay? Kumpletuhin mo yung profile mo, tapos mag-post ka, pero, yun, no? Saka mag-post ka nga din, make it active in 30 days. Okay? Kasi kung bagong gawa lang yan, tapos mag-Facebook ads ka kagad, possible yan mababan. Okay? So, yun, ha? Kailangan active muna siya at least 30 days before ka mag-Facebook ads. Okay? And then, kailangan nagpo-post ka din, nag-add ka ng friends, nagko-comment, nagla-like, etc. Dapat ipakita mo muna kay Facebook na totoo yung account mo. Okay? Or di kaya, pinakamaganda is gumamit ka na lang or manghiram ka na lang ng Facebook account sa wife mo, sa anak mo, sa kamag-anak mo, sa pinsa mo, etc. Yun, yun yung maging maganda. Kasi mas maganda na makita ni Facebook na active talaga sa ka-okay yung account mo na yon. Okay? And may question po siya and another question. Ayun, no? but parang walang nag-i-engage kahit engagement lang yung campaign ko. Okay. Kung walang nag-i-engage do sa Facebook ads account mo, do sa Facebook campaign or yung account or yung ads na ginawa mo, walang nag-i-engage, siguro marahil tatapos, siguro dahil ano, dahil hindi tugma yung content na pinapakita mo sa tao. Okay? For example, sinasabi mo na pinapakita mo na yung kape. Okay? For example, produkto mo is kape. Okay? Tapos, yung kape na yon pinapakita mo sa mga tao na walang interest sa kape. Diba? Pag yun ang mga tao nakakita ng ads mo, ano yung mangyayari? Hindi sila mag-engage. Di ba? Ibig sabihin, maling tao or maling content ang pinapakita mo sa target prospects mo or target audience mo. Okay? So yun, may another question pa dyan. So, sa business manager ba, pwede ko ba magamit yon without opening my wife's Facebook account? Kasi sabi niya, si Red Veralio, gusto niya gamitin yung sa account niya, sa wife. Okay. Magbi-business manager ka, Red Veralio, okay? Kailangan mong i-open, of course, yung Facebook account na yun, kasi hindi mo ma-access yung business manager without opening that account. Okay? So, yun. I hope nasagot ko yun, Red. Ha? Okay? So, delete. Next question.
So ito naman si Ian, gusto ko lang po talaga malaman sa kukuha ng link. Paano papasok ng mga leads ko sa mga link na sinend ko and saan po ako pwede kumuha ng mga inspirational videos? Okay. Kung kukuha na ka ng link, okay, Ian, nandoon sa 30-day traffic, okay, doon sa binigay ko ng link, okay, bibigay ko ulit para makita mo ulit. Ayan. Yan ulit ang link. Pinost ko ulit para mabasa mo at mapanood mo. Pero mamaya mo na siya pupuntahan, ha? Okay? I-like muna natin yung iba. Nandyan na yung mga ating mga viewers. Okay? Yan. So, yun. Ang gusto ko sagutin dito is saan po ako pwede kumuha ng inspirational videos para mag-post ko. Okay? Inspirational videos, pwede sa YouTube. Pwede sa Inspire TV. Kunin mo yung link, i-post mo sa Facebook mo. Tapos, gawin mo ng onting content. Tapos sa dulo, lagyan mo ng call to action. At papuntahin mo doon sa capture page mo. Okay? Pwede rin naman na inspirational or motivational videos like this. Okay? Mga training natin na yung pinoprovide ko, hindi lang ako. Pwede yung mga other coaches, other members na nagpo-provide ng mga video na nakakatulong sa mga kapwa nila. Pwede mong i-share yon. Okay? Basta make sure lalagyan mo siya ng konting content, tapos sa dulo, magre-recommend ka o yung pinaka-call to action mo na ang re-recommend mo is puntahan yung video training o di kaya yung capture page mo. Okay? Okay ba yun? Si Ian? Yes. Sige. Ito, si Aldrin. About po kung paano ko po mapaparami yung prospects na pumasok sa website ko. Palagi naman po ako nagpo-post ng video and content, pero ilan lang yung interested. Okay, Aldrin. Isa pa. Kung nagpo-post ka na ng video, okay, ayos ha. Diba? Parang halos tuloy-tuloy, no? Maganda yung pagkaka-screenshot ko din, ha? Okay, so, nagpo-post, may content na daw siya, may mga video na siya, pero iilan lang daw yung interested. So, ganito, Aldrin, maaring nag-post ka sa timeline mo, chinek mo ba kung ilan yung friends mo? Okay? Ilan ba yon? Baka naman i-100 lang yan, wala pang 500 o wala pang 1,000 yan. Pag ganun yan, ibig sabihin, onti lang yung possible na makakita nun. Okay? Onti lang yung possibility na makakita nun. Unlike kapag sa page mo pinost, tapos binus-post mo, yun, marami makakita nun. O di kaya, pag pinost mo sa group, share mo sa group, yun, mas marami makakita nun. Ba? So, kaya wala, kaya onti lang o iinan lang ang nakakaroon ng interest sa post mo is either onti lang yung nakakita ng post mo. At lalo na, kung yung mga tao na yon is hindi pala interesado na magkaroon ng business, yung mga friends mo is friends mo lang talaga, wala mga, alam mo yung mga open sa business, open na experience na mag-online business, na experience na mag-networking, etc. Kasi pag yun yung mga list of friends mo na naka-add sa'yo, sila yung mga open eh. Open na yan sa mga negosyo at pwedeng sila magtanong how, etc. Okay, yun yung may mga interest. Pero kung yung mga friends mo na walang interest sa pag-negosyo, hindi talaga magbibigay ng interest. Okay. I hope, Aldrin, nasagot ko, no? Pa next? Yun, si Red Viralio ulit, sabi niya, hindi naman siya na-flag kasi tinanong ko kung flag ba yung dummy account niya. Careful na ako pinupost ko, but yun lang, parang hindi siya ganun ka-engaging, sir, pag boost post. Okay, yun nga, sinagot ko na rin, actually, kapag kung mag-boost post ka, mag-share ka ng post, kailangan sa mga tamang tao, sa mga tamang group, mo ipapakita ang offer or services na inaalok mo. Sabi nga sa ano eh, may kasabihan nga na, if you are marketing to everyone, you are marketing to no one. Okay? Kasi kung nangyari na minamarket mo lang kung kani-kanino lang yung information or yung offer mo, mabiburn out ka lang. Okay? So, kailangan alamin mo kung sino yung pinaka-target prospects mo, alamin mo kung ano yung tamang message para sa kanila,
At yun, tamaan mo sila sa mga struggle nila. Okay? So, yung sabi naman, ito si... Ayan, nasagot ko na to, Red Viralio. Okay. Si Grace Kimora. Ayan, so, coach, ask ko lang, paano dapat gawin kasi cellphone pa lang ang gamit ko? Okay, cellphone lang daw ang gamit niya. Sa pagbibusiness o pag-promote ng online business ng Unity Network or kung saan naman, cellphone lang ang gamit. Actually, guys, kahit cellphone yan, okay, pwede yan. Okay? Kailangan, ang gagawin mo lang naman yan, eh, kung magpipaste ka ng video or kung magpipaste ka ng, kung magkakopy ka ng link, ikakopy mo lang naman, di ba? Hold mo lang yung link eh. Tapos, balik ka ulit sa Facebook mo, ipipaste mo doon yung link. Di ba? Wala, hindi mo sasabihin na cellphone lang yan. Actually, may mga members or may mga kakilala ko na cellphone lang din ang ginamit. Okay? Iba nga, basag-basag pa yung cellphone eh. Pero nagagawang kumita ng malaki. Sino? Nandyan si Jonathan Halop, magsasaka. Ha? From Bohol. Cellphone lang din ang gamit. Basag-basag. Ngayon, kumikita ng malaki, bumili ng cellphone. Oh, di ba? Bumili ng cellphone. Bumili ng laptop. Di ba? In short, saan siya nagsimula? Cellphone lang din. Coach Edward. Si Coach Edward na lang din. Dati may laptop siya pero basag-basag lang din. Sira-sira. Anong ginawa niya? Pumupunta sa PisoNet. Doon siya nag... Or computer shop. Doon siya naggagawa ng business niya dati. Oh. Ibig sabihin, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, huwag mong sasabihin or huwag mong iisipin na cellphone lang ang gamit mo. In short, napalaking tulong ng ang cellphone ko. Okay? Ng mga cellphone natin. Kasi minsan dito lang din ako sumasagot ng inquiry. Dito ako nag-follow up, etc. Diba? Hindi ko iniisip na cellphone lang. Okay? Diba? Basta smartphone yan, pwede kang mag-reply, makapag-Facebook, kung ano yung copy-paste lang naman, kung nakakapag-post ka sa Facebook, for sure kaya mong gawin yon kahit sa cellphone. Okay? Kung nakakapag-post ka ng picture, ng video, kaya mong gawin yan. Okay? So yan, batiin muna natin yung mga nandito. Okay, wait lang. Ayop, clear ako. Guys, kung may natututunan kayo, guys, comment kayo ng yes and make sure to like. Pusuan nyo itong video na to and share. Okay? So, yan. Nandito si... So, si Erickson De Jesus, sabi niya. Good day, coach. Pabate. Yan. Erickson De Jesus. Yan. I hope, kamusta? I hope okay ka dyan. And nandiyan din si Aldrin Perez. Sabi niya, hello. So, may question tayo. Galing kay Richelle Busa Inovero Prospect. Wala ko pera sa ngayon. Sorry. Paano mo to sinasagot, coach? Okay. Dati, kapag yan ang mga concern, yan ang mga objection na Richelle, no? Wala ko pera sa ngayon. Sorry, yun sinasabi niya. Ang sinasabi ko dyan, pagka ang nire-recommend ko sa kanya, kailangan si Shell, malaman mo muna kung ano yung deep why niya. Okay? Kailangan malaman mo muna kung bakit siya gustong magnegosyo, kung bakit siya gustong sumali. Okay? Before mo i-recommend yung mga susunod kong sasabihin. Okay? Pag nalaman mo na kung ano yung mga deep why niya, ano yung mga reason niya, bakit niya gustong magnegosyo, ito sasabihin mo sa kanya. Sabi natin si Richelle, kung wala kang pera sa ngayon, meron ka bang kakilala, 10 katao, kaibigan, na pwede mong mairaman ng 300? Maring ganon, kung 3,000 yung bibili niyang training or yung course na gusto niyang salian, 10 tao,
yeah, may kakilala man 30 katao na mahihiram man mo ng tagi isang daan. Diba? In that way, binibigyan mo siya ng mga options na pwede niyang gawin. Okay? Kaya pwede kang humiram sa kamag-anak mo, parang ganon. Diba? Kasi yung mga ganyang objections na walang pera, actually, oo, may mga totoo na mayroon talaga walang pera. Okay? Pero, habang buhay na lang ba, nasasabihin mo, ganyan na lang ba palagi, nasasabihin mo, wala akong pera. Diba? Paano na lang, pagka nagkaroon ka ng emergency, sasabihin mo pa ba sa ospital, oh, wala po akong pera eh. Kailangan ng operanto, kailangan ng pagalingin to, etc. Sasabihin mo ba, wala kang pera? Diba? Diba ang gagawin mo, gagawa ka ng paraan? Tama ba, Richelle? Yun ang pwede mong, kailangan mong gawin sa prospect, si pa-analyze mo sa kanya, ano yung importance kung bakit siya papasok sa negosyo na to. Okay? Kasi nakikita lang nila yung harap lang eh. Hindi na nila nakikita kung ano ba yung mangyayari pag nag-join sila eh. Sabihin natin, magsasacrifice ka lang ng unti, di ba? Magsasacrifice ka lang 3,000 or kung ano magkano man yung amount or manghiram ka man or kung ano man yung gagawin niya. A little sacrifice para sa future mo. Di ba? A little sacrifice para sa mga magiging buhay ng mga anak mo. A little sacrifice para sa mga magiging emergency na mangyayari or dadaan sa buhay mo. Di ba? Little sacrifice lang, guys. Pero napakalaking factor na pwede mangyari yon. Di ba? So, yup. Nasagot ko yan. Nandiyan din si Christopher Calma. Good morning, coach. Watching from Cebu. Nandiyan din si Leon Islag. Yes, sir daw. Sabi ni Red Viralio. Yan, ha? Red Viralio. Ang dami ko nasagot na question sa'yo, ha? So, ayan. Si Mark Christopher Barut Kaalim. Good morning daw. Good morning din sa'yo, Mark. Okay, anong funnel gamit mo? Okay, mamaya, okay, may question pa akong sasagutin. Last two questions. And yeah. Nandiyan din si Dondon Amoranto. Good morning, watching from Jeddah, KSA. Yan. Kingdom of Saudi Arabia. Nandiyan si Dondon. Nandiyan din si Aldrin. Salamat, coach. Klaro po. Salamat din. You're welcome. Yes, sabi din ni Aldrin, cellphone din gamit niya. Yun, no? Sabi ni Mark Christopher Barut, kali mas maganda rin, may sarili capture page bago capture ng affiliate company, isan ka man involved. Yes, tama yon. And later, isasagutin ko yan, Mark Christopher, para kasi may question din ako regarding dito. So, coach, offshore po ako, ala camera CP ko, ano po maganda strategy? Offshore po ako, ala camera cellphone, pwedeng manghiram. Okay, nandyan si, ano? You know? Pwede kang manghiram, no? Pwede kang manghiram. Ah, bawal offshore sa camera. Kung ganun, edi kapag wala ka na lang sa offshore, ganun, yun na lang gawin mo kasi mag-record ka sa labas kapag uuwi ka, etc. Yun ang gawin mo para kung bawal yung cellphone diyan. Ah, bawal yung camera. Okay? Coach, Gcash po ba pwede sa Facebook ads and ano, pinaka-best na pang-bad sa Facebook ads. Yung sabi nila kasi Gcash, bawal na daw. Yung iba, ginagamit pa rin, pero okay. May iba naman na Paymaya, ayaw na daw ni Facebook ads, pero yung iba, ginagamit pa rin. Hindi ko masabi talaga kung yung ba yung nagiging reason bakit nababan, no? Pero sabi nila, bawal na daw. Pero yung iba naman, nagagamit. Okay? Siguro ang gawin mo, itry mo. Okay, o di kaya ang pinaka-best na gawin mo, kumuha ka ng prepaid card. Nandiyan si Metro Bank, RCBC, Union Bank, BPI. Yun yung mga naging card ko. Ano pa ba yung mga naging card ko? Nandiyan si East West. Prepaid card to, guys, na parang credit card. Okay? Kumbaga, reloadable siya. Makukuha mo lang siya for 100 pesos. Pinakamataas na yung 350 ata ng BPI. Ganon. Okay, 350 ng BPI. Pero alam ko meron na rin mas mababa ang BPI. Okay? Iba't iba yung name niya, pero prepaid card yon na kung saan reloadable. Okay? And credit card type din siya na pwede mo magamit pang bayad online. Okay? Doon, mag-inquire ka sa online sa mga banko. Sabi mo,
ano po ba yung prepaid card nyo? Ang alam ko, RCBC e-wallet ba yun? RCBC wallet card something? Metro bang e-prepaid? O Metro bang prepaid card? Ito, nalimutan ko na. No? Kasi yun, actually yun, nagkaroon ako ng mga ganun, BPI e-credit, Union Bank, ano ba yun? Nalimutan ko na yung mga kasunod eh. Kasi yun ang kailangan mo eh. Okay? Para magkaroon ka ng ano. Yun, pwede mong gamitin yun. Pwede kang kumuha nun at gamitin mo sa Facebook ads mo. Okay? Kung sa tingin mong ayaw ng GCash and ng Paymaya. Ayan. So, nandiyan din si Gertrudes. Thanks sa motivational coach. Really inspiring. Salamat. Nandiyan din si Don Don. Yes, coach. Hi, coach. Watching from Taiwan. Nandiyan si Bell Latayada. Hi, sis Bell. Good morning sa'yo. Nandiyan si coach. Nandiyan si Ian. Hi, coach. Good morning. Good morning, Ian. Si Bernardo Makabunlog. Ayun, no? Malapit din ito na, ano, marketer, oh. Bernardo Makabunlog. Salamat, coach. Salamat din sa'yo. You're welcome. So, sabi ni Richelle, thanks, coach. Big help. Okay, you're welcome. Dami pa akong tanong. Sabi ni Redvira, yes, sir. Dami pa daw siyang tanong. Okay, sige. Tanong ka lang. Thanks sa sagot. Thanks, coach, sa sagot. Salamat rin. Red Viralio, kung marami ka tanong, mag-master. Maganda, usap na lang tayo para. Oh. So, yun. Ano po magandang coach, prepaid or debit card? Yes, both. Okay, maganda. Debit card, parehas. Okay, maganda. Basta magamit mo pang Facebook ads. Wala na, basta okay. Make sure yung debit card, MasterCard or Visa, no? Yan, yan naman yan eh. Prepaid card and debit, MasterCard and Visa, yan. Okay? So, yun. Marami bang natutunan, guys? Kung marami kayo natutunan, kindly like, share, and comment below ng yes. Okay? Comment kayo ng yes below kung marami kayo natutunan dahil meron pa akong question dito na napakaganda rin sagutin. And for sure, marami kayo matututunan sa next question ko. Okay? So yan, comment and yes. Okay? I want to see some comment below ng yes. Okay? Yes and like and share kayo guys ha para naman mas ganahan tayo. Okay? So yan, yan. Sige. Okay? Mag-like lang, share, and mag-comment ng yes kung marami kayo natututunan. Ayan, close ko lang to. Yun, so yan. Marami na nagkano ng ano, ng yes. Sige, comment lang. So yan, sige. Sino pa yung nandito? Batiin muna natin yung iba. Nandiyan din si Jojo Adlawan. Grace Kimora, Edelisa Santa Maria. Hindi ko na nakita yung iba. Ang bilis umangat. Ayun, sige, marami na nag-yes. Okay, so salamat daw. Sige. So yun, no, sa September daw, uwi na din Pinas para makapag-for good. Wow! I hope to see you, Aldrin Perez Enriquez. And magiging ayos yan. Pauwi ka na and for good, okay? Si Jocelyn Warning, coach, watching from Qatar. Yan, yan, yes. Maraming nag-yes. Salamat, yes. Nandiyan, nandiyan. Okay. Sige. Ang next question natin is... Wait lang, ha? Nasaan na siya? Yon. So, ang question dito kasi kahapon, guys, no, may nagtanong bakit daw nag-down, okay, yung Unity Network website, okay? Kung nabalitaan nyo na nag-down yung website ng Unity Network, tapos, yun, nag-down, ano daw yung mga reason? Okay, maraming reason, guys, maring sa server, maring may ginalaw yung programmer, or may inayos, etc. Okay, hindi kaya, nag-down. Sabi ni Coach Edward, hindi daw makakonect yung website natin sa server. Okay? Ibig sabihin, yung gitna. Okay? Yung, kung ito yung server, nandito yung website natin, yung pagitan nun, yung naging problema. Okay? Pero, okay na siya. Okay? Ayos na siya. In 6 hours, okay na siya.
And alam nyo ba guys, no? Ito yung nakakatawa eh. May mga nag-message pa na scam na daw. Scam na Unity Network. Down na yung website. Diba? Ilang oras pa lang nagda-down. Scam na daw. Itutulpo pa nga daw eh. Itutulpo pa ang lupet. Itinulpo agad na ilang oras lang nag-down. Diba? Alam nyo guys, no? Yung down ng website, okay? Natural lang yan, okay? Pero naaayos yan agad, okay? May mga malalaking kumpanya nga, nagda-down eh, di ba? Hindi mo ma-access, pero maya-maya ma-access mo na, di ba? Nandiyan, Lazada, magda-down minsan yan. Yung Facebook, minsan hindi mo ma-access kasi magkakaroon din ng down yung server or may technical na ginagawa, etc. Di ba? Nasa website tayo guys. So meron niya mga ginagawa din na siguro nag-update or kung may inaayos man sa backend kaya siya nagda-down. Pero huwag mong iisipin na porket nag-down lang saglit, nag-down lang, scam na agad, wala na kaagad yung company, etc. No. Diba? Unity Network is maganda yung company na talagang malaki yung goal ng founder na si Coach Edward para sa company na yun. Kaya, wala na. Baga na ano lang ako kasi sabi niya, scam na daw. Tutulbo pa. So, yun. Yun ang mga reason kung bakit nag-down. Pwedeng website, may inaayos, or yung pagitan kung bakit nag-down yung website papunta sa server. Okay? Kumbaga, hindi nagkaroon ng maayos na daan or paano ko ba explain yan? Hindi ko masyado ma-explain. Basta yung pagitan nun, yung in-between nila, server and then website, hindi sila masyado nagtugma. Okay? So, yun. Kaya, naayos din naman, di ba? After 5 to 6 hours, parang ganun. Di ba? Di ba? Yun, mabilis. Mabilis lang din naman nagagawa. Kaya, huwag kayong magpanik kung magkaroon ng down, mabanan link. Huwag kayong magpanik, guys. Okay? May mga solusyon na pwede mong gawin. Okay? Then ito pa, last question. Sabi may nag-message din sa akin, bakit daw ang gaganda ng website na ginagawa ko? Okay. Ang gaganda daw ng website na ginagawa ko compared daw do sa ibang website ng ibang student or members. Okay? Yung website na ginagawa ko kasi guys, gawa siya sa WordPress and yung mga template na ginagamit ko is design or gawa ng isang malupet na marketer, international marketer. Gawa ng marketer para sa kapwa marketer. Okay? Kasi kung ang website na ginawa mo is ginawa lang ng isang programmer, ng isang IT, ng isang developer na walang alam or hindi masyadong knowledgeable about tamang way or tamang knowledge kung bakit. Kasi sa marketing, may mga tamang strategy, tamang website, design ng website, outline ng website para kahit nandun sa website, bentang-benta na. Dun sa website pa lang, ano ka na, wow na agad yung prospect sa'yo. Dun pa lang sa website, wow na agad yung prospect sa'yo. At dun pa lang sa prospect na yun, nabenta mo na sila. Nagmamarket ka pa rin kahit nandun pa lang sila sa website mo. Diba? Pagdating nila sa website mo, oh, ganda naman ng website nito, ang lupit. Diba? Yan ba mga scammer? Hindi. Ang lupit eh. Hindi simple. Hindi, simple eh, pero malupit. Iba yung website na plain. Okay, plain lang, white, tapos onting content, etc. Okay din naman yun, pero iba yung dating kapag nakita na very professional yung website mo. So, bakit ang ganda daw ng mga website ko? Kasi, yung gumawa ng template na yon ay isang malupit na marketer, okay? Tapos ina-adjust ko na lang din yung mga headline, message, etc. Hindi kaya minsan nagbubuo ko ng sarili ko. Kasi alam ko kung ano yung mga tamang content, ano yung mga tamang outline, ano yung dapat nilang unang makita once they join or once they go to your website. Okay? Yun. Ba? Bakit na akong gaganda? Yun ang reason.
bakit maganda? Kasi nakikipag-partner tayo sa mga marketer, international marketer, proven na yung mga website na yon. Okay? Na talagang nagko-convert, magaganda, ganda sa mata ng tao. Yun, di ba? You know? Andyan si Coach Mau. Idol ko to. Yun, ikaw ang idol. Si Lodi. Coach Mau Magallanes. Yeah, so sabi niya, Coach, pwede ba mag-Facebook ads gamit cellphone? Yes, pwede. Pwede ka mag-Facebook ads. Actually, meron ng application si Facebook, Facebook Ads Manager. Yan. Pwede mong gamitin yan. Yan. So, nandiyan si Coach Mau Magallanes. Yon, si Doris Arbo. Yes, excited. Yes, kaya excited na ako sa website ko. Yon. So, magkano, sabi naman ni Dondon Amoranto, magkano ang pagpapagawa ng website sa iyo, Coach? So, Dondon Amoranto, i-message mo na lang ako regarding this, no? Kasi meron tayong meron na akong online course na nagtuturo kung paano ka gumawa ng website. Okay? Pero kung ayaw mo naman or kung OFW ka, wala kang laptop or very busy ka, pwedeng ako mismo ang gagawa, parang ganoon. Pero kung open ka naman, pwede mong matutunan. 'Yun, pwede kang mag-enroll sa course ko. Okay? So pwede mong puntahan ang site na 'to. Okay? Yan. Yung website masteryph.com/free-video-training. Yan, pwede mong puntahan yung link na yan. Diyan ko tinuro yung nagbigay ako diyan na overview kung ano yung mga matututunan mo sa course. Okay? Basically, diyan matututunan kung paano gumawa ng blog, ng marketing funnel, ng mga professional websites, looking website para sa iyong negosyo. Okay? Lalo na kung nag-online business ka or network marketing at gusto mong dalhin yung network marketing business mo na offline to online. Yan, matututunan mo yan, mga strategy na nandyan. Yan. So, pwedeng ikaw mismo matutong gumawa, aarali mo siya, susundan mo yung training na tinuro ko dyan, or ako mismo ang gagawa para sa'yo. Of course, syempre, may additional charges yon. And then, bibigyan kita ng access dito sa online course na to pag ako yung gumawa. Okay, kumbaga, ako yung gumawa, napabilis yung trabaho, mas mapabilis yung pagpo-promote mo, way of promoting mo. Tapos, kasi kapag, maraming, gaya na lang, kapag ako yung gumawa, syempre, mapapabilis. Then, alam ko kung paano nagagamitin, ano yung gagawin. Okay, mabilis talaga. Tapos, bibigyan na lang kita ng access sa course na yon para pwede mong reviewin. Para kung, for example, OFW ka, very busy ka sa trabaho mo, or wala kang laptop, cellphone lang gamit mo, pwedeng ako yung gumawa, tapos ibibigay ko na lang yung mga link, kung ano yung mga link na pwede mong ipromote para base sa negosyo mo, kung Unity Network man yan, or any kind of online business na meron ka, or ano man, kung ano man yung network marketing mo, gagawa natin yan. Gagawa natin ng marketing funnel, gagawa natin ng blogging website, etc. Yan, pwede nating magawa yan doon. Okay? So, i-check mo yung website na yan, websitemasteryph.com/free-video-training. Yan. So, i-check mo lang yan para makita mo. Coach, paano magamit yung sinasabi mo? Dapat ba anong level? Grace Kimora, anong level tinutukoy? Coach, anong gamit? Itong tinutukoy ko, yung sinasabi ko, it's my own online course. Okay? Kahit basic ka lang, pwede mong kunin tong course na to para may apply mo or ma-promote mo lang tama yung affiliate link mo sa Unity Network or kung ano man yung off or kung ano man yung mga business mo. Okay? Yan. Kahit anong level ka, pwede mong i-avail yung course na to. Kasi once na meron kang knowledge sa pag-create ng website o meron kang mga website, ito yung mga bala at baril mo sa gera eh. Diba? Pag sumaba ka na sa gera, dapat meron kang naka-ready ka, meron kang mga tools na gagamitin, di ba? Para manalo ka.
Well, syempre, kung wala kang tools na gagamitin, paano ako mananalo? So, yun. We are in 40 minutes na tayong okay, online. Okay, so live. So, yun. Bali guys, kung may mga comment pa yo or kung may mga message kayo or questions, kindly leave a comment below or message me privately para sa next Facebook live natin, masagot ko yung mga katanungan nyo. Okay? And don't forget to like and share this video kung marami ka natutunan sa Facebook live na to. Make sure to like and share, and then puso naman dyan. Meron pusuan. Boom boom, you know? Naging boom boom na yung natin. Give it to me, baby. So yun, so yun guys, no, magandang umaga sa inyo, and I hope to see you sa next Facebook live ko. And pwede mo rin i-check yung aking blog na ellisonlocaylocay.com or aking other business na website masteryph.com para mas makapagbigay pa ako sa iyo ng mga free trainings, more knowledge na makakatulong sa iyo. Okay, so God bless everyone. And I hope to see you soon. Ellison Locay-Locay pulit. Saying, believe in yourself. Okay? Believe in yourself before others start believing in you. Okay? God bless. Bye-bye, everyone. Give it to me, baby. Ganun ba yun? Bye-bye.